palulusutin ng Sogie Bill kahit sa committee level pa lamang. Samantala, maging ang mga LGBT member, inihayag na di na kailangan pang maisabatas ang Sogie Bill dahil marami na anilang batas na nangangalaga sa karapatan ng bawat mamamayan. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Mismo ang isang doktor na miyembro ng tinatawag na LGBT ay hindi pabor sa isinusulong na anti-discrimination bill na mas kilala sa tawag na Sogie Bill. Gitni ni Dr. Ryan Capitulo, marami ng batas na umiiral sa bansa ang tumitiyak na ang bawat isang Pilipino ay hindi makararanas ng diskriminasyon. Para mapangalagaan ang mga LGBT. So para sa akin, redundant itong batas na ito. Kasi meron na po tayong mga ibang batas na mangangalaga sa karapatan ng bawat mamamayan para maiwasan ang diskriminasyon ng bawat Pilipino. So wala na pong silbi na magpapasa pa ng Sogie Equality Bill. Para kay Dr. Capitulo, hindi katanggap-tanggap ang nilalaman ng nasawing panukala na nakahain kapwa sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Bukod rito, sa ngayon, hindi naman anya masasabing na di-discriminate ang mga miyembro ng LGBT. Katunayan ay malaya naman anyang nagagawa ng mga ito anuman ang kanilang nais. Kahit sa larangan ng politika, di mo ba, nahalal nga po bilang kinatawan ng bataan ang isang transgender, si kinatawan Geraldine Roman. So, masasabi pa po ba natin na may discrimination samantalang nagagawa naman ng mga LGBT ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay? Si Buhay Party ni Representative Lito Atienza naman, iginiit na sa kanila sa Kamara, sa committee level pa lang ay hindi na makakalusot ang Sogie Bill. Sila nag-discriminate. Gusto nilang bigyan sila ng special na karapatan. But we don't want you violating the rights of those who do not agree with you. Pangamba ng mambabatas, kung lulusot ang Sogie Bill, ay mas malalantad ang mga kabataan o kababaihan sa kapahamakan. Gaya na lang anya sa naging issue nitong mga nagaraan tungkol sa paggamit sa CR o restroom ng isang LGBT. Maliit dalagita, pupunta ng toilet, sinundan ng isang lalaki na mahaba buho, nakabistida, pero lalaki. Hindi ka naman makapasok dahil ayaw ng anak mo. Leave me alone, Dad. I can handle myself. Kawawa naman yung bata kung merong evil design yung pumasok na lalaki. Ganun din yung lalaki yung bata, papasok sa toilet, eh merong evil design yung mga nandun sa loob. Eh kung muna sayin yung anak mo, will you allow that? Are you happy with that? So, meron tayong dapat sinusunod sa lipunan eh. Yun nga, respeto sa isa't isa. Kung ikaw ay babae, doon ka duramin sa babae. Lalaki, lalaki. Huwag mong pagsamahin yung shower room. Sa original version, even shower rooms. Wala na dapat na identification. Yes, pati shower room. Paano tayo maliligo sa isang shower room na babae at lalaki magkasama? Yan daming mga mata gagalon. Hindi tama eh. Pag hindi tama, tutulan natin. Pag tama, okay lang, mag-usapan natin. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25.